Do you want to know the Oblate? Discover our life and mission. Join us! Paglipat ko ng pikit, 12 days later, gera. In the span of 6 years, I experienced 4 wars. Rajamuda War, 1997. And then all-out war naman, deklara ni Iraq. And then Bulod War naman, 2001 yon. And then nung Bulyok War naman, deklara ni Secretary Reyes, 34,000 ang bakwit. Yun ang pinakamarami. Ako si Father Roberto Layson, OMI. Ang pinanggalingan po namin ay doon sa Silay City, Negros Occidental. Hirap ang hirap ng buhay doon, tapos may mga kamag-anak pala kami dito. Sweldo noon ng tatay ko, 66 pesos a day lang. Ang hirap na hirap talaga. Doon na kami nakatira sa bahay kubo ng may-ari ng lupain noon. Kaya nung nalaman ng mga kamag-anak namin, nag-decide na yung parents ko na maglipat na kami dito sa Minto. Pero ngayon, dito na kami nakatira sa Marbel o Coronadal City. Kung kami magkapatid, Siam. Ang eldest sister namin, Madrid din yun eh. Servas de San Jose. Ngayon, dito ako sa Pikit. Ako yung coordinator ng interreligious dialogue ng Oblate sa buong province. Nung elementary pa, hanggang grade 4 yata, doon nga sa Silay City. Pag high school, doon na sa Notre Dame of Sarmiento. Pag graduate ko, valedictorian. Kaya yun na, pumasok ako ng seminary. At saka kumbinto boy ako doon. Nag-aaral ako kasi doon una itinayo yung parokya ng Sarmiento. Si Father Clitus Ternes, coroner pa noon. Ang pumalit sa kanya, si Father Gassis. Doon ako natutulog sa kumbinto. Magmisa-misa pa kami doon sa may liblib na lugar. Mga bulubuduking lugar, sa Buldon. Mga ambus-ambus pa noon. Pero grabe yung mga missionary noon, talagang pupunta sila doon para lang magmisa ba. Kasama ako doon kasi kumbinto boy nga ako. Kaya nung pag-graduate ko ng high school, pumasok ako ng seminaryo. Eh gusto ko maging missionary din. Gusto ko sana maging lawyer. Kasi yun ang problema ng mga sakada doon sa Negros na parang pinaghirapan sila ba. Eh gusto ko sana maging lawyer para ipagtanggol yung karapatan ng kapwa natin o na mahirap. Kaya lang, siyempre mahirap pala yung maging lawyer ka. Siyempre yung kuan mo, hindi namin kaya yun eh. Kaya nung naging kumbinto boy ako, nalibre ako sa pag-aaral. Gusto ko rin mag-serve sa mga kapatid natin na in remote areas. Imagine mo, mga remote areas pinupuntahan namin para lang yung mapalakas yung kanilang paniniwala ba, pananampalataya. Kaya sabi ko gusto ko rin yung gawin yun, sakripisyo. Iwanan yung pamilya ba, basta serve. Missionary ka ng simbahan kasi yun ang ginawa ni Kristo ba. Kuan na yun, pumasok ako nung 1977 sa seminary. Pero na-ordain ako noong 1988. Ang una kong assignment sa Hulo, 1988. And then 1990, doon ako sa Bungaw, Tawi-Tawi. 4 years ako na-assign doon sa Bungaw, Tawi-Tawi. And then, nilipat ako sa Hulo naman, doon sa Mount Carmel Cathedral. So doon sa Vicariate ng Hulo, na-assign ako doon almost 11 years. Ayun yung karanasan ko doon sa Hulo, na ako yung parish priest doon ng Mount Carmel Cathedral nung pagmasakal kay Bishop Benjamin de Jesus noong 1997. Tapos doon pa yung may nilagyan ng parang bomba doon yung sa may kwan banda ng cathedral. Sa labas, nireport ko nga sa Marines pa noon, kinuha nila at saka bomba talaga. Mayroon ding time na tinapunan doon ng gas yung harap ng cathedral, yung pintuan niya. Buti na lang, mayroon doon fire kwan na nakatulong kaagad kaya na pigilan nila yung pagkwan ng apoy. So 3 years ko doon, yun ang mga naranasan ko. And then yung last year na 1997, Bishop Benjamin de Jesus na. Grabe ang galit ko noon na bakit ganun ang ginawa ba. Kaya sabi ko doon, ilipat na ako kasi parang gabi na yung kwan ko ba, experience ba. Humingi ko ng provincial superior na ilipat na ako kasi sabi ko na hindi na ako maganda, maghumili doon. Parang grabe na yung mga sinasabi ko, yung mga biases ba, prejudices. Kaya noong 1997, yun na nga, after that, ilang buwan lang, kasi February yung nangyari kay Bishop Ben, nilipat nito ako sa Pikit na noong June. Paglipat ko ng Pikit,
12 days later, gera. Yun na yung Raja Muda War. Kaya magaraming mga bakwit. Alam nyo, ang ginawa ko noon, nag-iikot-ikot sa mga evacuation center. Kawawa yung mga bakwit. Karamihan pa naman mga Muslim. Kasi Raja Muda, yan yung camp Raja Muda ng Imaelep. Kaya nagbakwitan sila dito sa poblasyon, gimonitor ko. Nakakaawa. Kaya nga sabi ko, kaawa yung mga bata na maliliit pa, mga matatanda sa evacuation center. Maraming namatay dahil sa sakit. Kaya umiikot ako doon. Tapos pagbalik ko dito sa kumbinto, yun na, kuminsan pag gabi, alam mo, nag-iiyak pa ako. Nag-iiyak, naawa ko. At doon ko na-transcend yung aking galit sa mga Muslim noon. Nasabi ko, ang pagkakamali ng ilan, huwag mo idamay ang lahat. Yun pala dito, kawawa sila. Kapwa natin. In the span of 6 years, I experienced 4 wars. Raja Muda War, 1997. And then All Out War naman, deklara ni Iraq. Alam mo, nung Raja Muda War, ang bakwit noon, parang 34,000. And then nung kay Iraq naman, parang 41,000. And then Bulod War naman, 2001 yon, parang 24,000 lang yon. And then nung Bulyok War naman, deklara ni Secretary Reyes, 34,000 ang bakwit. Yun ang pinakamarami. Kaya nga apat na gera yung naranasan ko dito in the span of 6 years. Nang nakakalungkot doon kasi meron nga fire agreement yung gobyerno, peace talk. Pero yun yung lahat yun, deklara ng gobyerno. Kaya sabi ko, mawalang tiwala ng mga tao sa peace talk and the peace process. Kasi meron silang peace talk, may ceasefire agreement, pero deklara pa ng gobyerno. Nung panahon na yun, ng presidente, secretary of defense, yun siya. Actually, ang una natin ginawa dito, pagtulong sa mga bakwit. Kasi naawa nga ako doon, doon ko palang nag-iyak lang ako doon paggabi, magdasal. Marinig ko yon, mag-iyakan-iyakan lang sa evacuation center yung mga bata. Sabi ko, when you hear the sounds of mothers weeping and children crying in the night in evacuation centers, you don't anymore ask whether they are Lumad, Muslim, or Christians. Kung meron kang awa sa kapwa mo, gagawa ka ng paraan para matulungan sila. At yon ang ginawa natin dito ng parokya ng Pikit. Nag-organize po tayo ng Christian-Muslim na mga volunteer. At yon po, tinulungan natin, binigyan ng relief assistance ang mga bakwit, Lumad, Muslim, Christian. Wala po tayong pinipili. Lahat po, yon ang ginawa natin. Volunteer natin, Christian-Muslim. Imagine mo, mga bata pa yung iba. Grabing tulong na dumating dito kasi narinig nila sa media pa naman yon na yung simbahan, ang ating volunteer, Christian-Muslim, ang tinulungan natin, Lumad, Muslim, Christian. Kaya dito, dumagsa ang tulong, international, humanitarian agencies, tsaka national. At yun yung ginawa natin na sabi ko, hindi lang sacramental, kundi action din niya, pagtulong sa kapwa mo. Ang una na ginawa natin kasi doon, may ano yan sila, may katay na trauma healing eh. Kasi biktima ka ng gera, hindi lang yung nasira yung mga bahay mo, kundi yung iyong damdamin din ba, your feeling. Nasisira din kayo yung mga biases mo, prejudices na dapat maproseso din yon. Tapos hindi lang yun ang ginawa natin, yung peace zone. Kaya nga, ang una na deklara dito na peace zone, sa nalapaan, inhabited by Lumads, Muslims, and Christian. Nagira-gira dyan, bakwit-bakwit yan sila. Ang ginawa natin dito, nag-negotiate sa Imaeler ka sa military. Made an appeal na maawa kayo sa mga tao na ito na mahirap pa naman sila. Doon kayo magira-gira, wag na kayo. Deklara yan na gira namin na peace zone. Wag na kayo hindi na maging battleground. Imagine mo, pagdeklara ng nalapaan noon, gira-gira pa yun eh, 2000 pa yun eh. Pumunta pa kami doon, kasama ko yung kaibigan natin na isang Muslim na volunteer natin. Doon pa sa Bulyok, unahan pa ng Camp Raja Muda. Nakipag-negotiate po tayo na itong barangay, deklara na na pison ito. Okay lang ba sa inyo? Papayag ba kayo? Sana maawa kayo sa kanila. Wag na kayo dyan maggira-gira sa lugar nila. Alam nyo, pumayag. Nakipag-consulta sila sa Central Committee. Pumayag, nag-text sa akin na pumayag, okay na daw. Tsaka sa military, si Ambassador D pa yung. Kasi itong idea na ito, galing pa yung kay Ambassador D. Na-declara itong mga P-Zone. Na-declara yan sa military. Kaya pumayag sila. Siyempre, ang kwan dyan sa mga inhabitants, Lumad Muslim Christian, may mga seminar na binigay doon. Yun sinasabi ko na Culture of Peace Seminar. Na dapat yung mga biases, maproseso din yun siya. Yun yung sabi ko na horizontal peace process, hindi yung vertical peace process, government MILF. Ito naman, horizontal peace process among the local inhabitants. The heart of peace is the peace of heart. At yun yung ginawa natin. Kaya para magandang samahan nila sa kanilang isang barangay lang na tinitirhan. The dialogical approach is more effective than the confrontational or adversarial approach. Nakipag-negotiate tayo sa military at saka sa MLF, pumayag sila. Nasabi ko, meron din palang kabutihan sa puso ng bawat isa. Sino ka man, ano ka man, rebelde ka man, sundalo ka man, meron pa rin kabutihan sa puso mo. Ang mahalaga doon, kausapin, made an appeal para pumayag at yun yung ginawa natin. Pumayag sila kasi alam nyo, nalapaan, sunod, isang barangay na naman, panikupan. At sumunod na naman, 5 barangay na, kaya naging 7 na sila.
Yun ang tawag namin dito, ginapalad taka. Parang I bless you. Ginapalad taka, itong barangays na inhabited by Lumads, Muslims and Christians. At alam nyo, nung during the declaration, nandoon mismo ang MILF, military ng mga representatives, provincial government, mga international personalities, kaya nga yung mga Malaysia noon, international monitoring team, media, Cardinal Quevedo, nandoon yun, bisya pa sa noon, nagdagsaan sila doon, at saka yung mga participants from 7 barangays during the declaration. Yung sabi ko na for the first time, after ng declaration, nagpirmahan na sila doon, nagsama-sama na sila kumakain. Imagine mo, military, MILF, sama-sama na. Yun palang papel natin doon. We play the role as mediator. Ang mga invitation sa akin, iba-ibang bansa pa. Dahil sa ginawa natin sa relief, peace zone, na ginawa natin dito sa Pikit, parang naging modelo tayo. Sabi ko global because of our universal approach. Kaya nga, magbigay lang ng talk doon. Switzerland, 3 times na. Barcelona, Spain. Nairobi, Kenya. Sa US, Catholic University pa yon. Of course, sa Italy. Dito, Southeast Asia. Sa Japan, 2 times na. Balik-balik. Then, Thailand, Myanmar, Malaysia, Indonesia, East Timor, Singapore. Magbigay ka lang ng talk kasi mag-invite sila talaga yung ginawa natin dito. Na dito yan nagtutulungan, Christian Muslim, tinulungan natin Christian Muslim Lumad, nagpag-negotiate sa military, imaylay pumayag, may awa din sila. Nasabi ko yun yung ating universal values. Ikaw, laging nakabase sa ating kwan, gospel, yun ang mahalaga. Because Jesus lay as mediator between God and man, parang ganun siyang ginawa niya. And then ang sakripisyo na ginawa niya, binigay niya yung kanyang buhay para sa ating lahat, sa ating kabutihan. Nasabi ko ito talaga, bilang missionary din tayo, serving the poorest of the poor, ano man ang mga hamon, ganun pa rin ang gagawin natin, ipagpatuloy para yung kapayapaan makamit natin. At ito yung nangyari sa atin, nagkasundo ang MILF military. Alam nyo, ilang awards ang natanggap natin. Ang una actually, Pax Christi International Peace Award noong 2002. Dahil nga doon, sabi ko, sa ginawa natin na peace zone, napagdeklara natin, nakipag-negotiate military, MILF, at pumayag sila. 2002 yun. And then 2004 naman, Ninoy Aquino Fellowship Award on Public Service. Doon pa yun sa US Embassy. Kaya nga, inibitang pala ako niya, doon pa sa US pa, nag-ikot-ikot doon. Different state. Kasi US Embassy pala yun, Ninoy Aquino Award. And then, noong 2006 naman, yung Rapid Trinial Award sa Cebu yun, finalist ako doon. And then, itong 2015 lang, honoris causa sa Ateneo de Davao, na binigay din sa akin doon, nung graduation pa, ako pa nabigay ng message, parang Doctor of Humanities. Kaya nga, nagtaka ako ba, na ilang awards ang natanggap ko, na simple lang yung ginagawa natin sa grassroots, pero dahil doon pala sa ating universal approach, universal values siya, na universal talaga siya, because of our religious values, na importante talaga, kasi yun talaga ang tinuro ni Jesus sa atin niya sa buong mundo. Kaya nga, mga missionaries, everywhere, the church is universal based on our religious values, na sinasabi ko. Hindi ko ini-expect actually talaga na ganun ang mangyari. Kaya nagtaka ako nga eh. I was surprised na yun ang mga awards ibibigay sa akin. Pero hindi ko lang ito na ginagawa ko eh. Kasama din yung mga staff natin noon na gumagawa. Kaya nga sabi ko hindi lang to sa akin niya, kundi para din sa atin lahat. Kaya sabi ko yung Pikit dito parang na-model sa mga ginagawa natin sa relief, sa rehabilitation, sa peace zone. Of course, bantay ceasefire pa noon. Oh, nakakapagod din kung minsan talaga eh. Nakakapagod sa impact. Noon, nakakatakot din yun noon eh. Noong mga gira-gira pa, nakakatakot siya, nakakapagod. Pero ito yung sinasabi ko, we must believe more in our faith rather than in our fear. Otherwise, if you lose your faith, you lose your hope, you lose your hope, you lose your love. Mahalaga yung ating pananampalataya. Delikado man, gabi pa, nagaputukan, punta kami doon sa evacuation sa Kwanpa, liblib na lugar, para lang yung mga evacuate lang yung mga civilian. Pwede sila madamay. Yung sinasabi ko. Sabi ko, nakakatakot man siya, natatakot ako, it's a human feeling, pero sabi ko, mahalaga yung ating religious values talaga. At yun na nga, no? Na kailangan, you are the future of our nation, you are the future of the church, you are the future of the world. Yung mga teenager pa ngayon, sana maging missionary doon, we need more missionaries to preach the gospel, yung ating religious values, hindi lang yung human values, kundi yung ating religious values na kailangan pa rin siya. Kasi mga missionaries, kunti pa lang, maraming ibang professional, marami sila. Kaya nga sabi ko, we need more missionaries to preach the gospel, the good news. Sabi ko about peace, justice, forgiveness, charity, at iba pa, na yun ang kailangan natin sa simbahan sa buong mundo, na malaki ang papel ng simbahan dahil sa mga religious values na tinuturo. Na sana meron pa mga young generation ngayon na sundin din yung daan na sinimula ng mga matatanda na ng mga missionaries para kayo magpapatuloy. If you want to go near, walk alone. If you want to go far, walk together. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel.
Oblate TV.